kumabigal. So welcome back again mga Kalista. It's me, your reaction girl, Orange Baguette. Alam niyo na ang gagawin ko. So magre-reaction video ulit tayo ngayon. Ito ay kanta mula kay Mike Kosa, OG Secret, and Skastakli. Ang title ng kantang ito ay Isang Tulay. Sa lahat po na may gustong magpa-reaction video sa akin, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawan ko po ng paraan para maisagawa ang gusto ninyong reaction video. And let's do this! Okay guys, first up. So, simula pa lang, eh, maririnig nyo naman yung tune ng saxophone, piano, and then cymbals ng drums. Okay, so ito yung tipo ng ano, kanta na good vibes lang tayo. Okay, good vibes lang tayo, may ikikwento akong sa inyo, pero good vibes lang tayo. Wala tong kahit anong mura. Yung tipong ipaparinig ko lang sa inyo yung mga pinagdaanan at mga dadaanan at pwedeng mangyari sa mga artists. Okay, so continue natin. Diba? Solid. Ooh. I love that. Tirik ang araw, nakalinya, siksik ang nakabila, tumutok ang pangalan sa ruleta. Okay, tumutok ang pangalan sa ruleta para makilala. So, ibig sabihin nito, it is a wheel of fortune. Okay? Para sa isang rap artist na hindi naman masyadong kilala, yung tipong para mapunta ka talaga sa gusto mong goal, eh, susubukan mo lahat. Kahit pat itaya mo yung pangarap mo, basta at least sumubok ka. Yung sinasabi niyang ruleta dito, eh, yung parang, it's your time para ikaw naman ang mapansin. Kumbaga, oras mo na. Oras mo na para ikaw naman ang mag-perform. Ikaw naman ang bigyan ng spotlight. Kilala sa dami kumikinang, marami pa rin ang iilang yamang di pa nakikita na parang Yamashita. Iba- okay, ang sabi niya dito, parang yamang hindi pa nakikita, parang Yamashita. So, ang ibig sabihin niya dito ay yung mga underground artist na hindi pa nakikilala. Well, kung makikinig kayo sa mga underground rap artist, makikita ninyo na hindi lang mga mainstream rap artist ang magagaling. Meron din sa underground. Kahit kapos man sila sa mga device, mga equipment, pero nakakapag-produce na sila ng magandang klaseng music. Ibang pakara, kanya-kanya mga padama, may mahusay, may pera, may tiyaga at nakajamba, pati para. Oy! May husay, may nakachamba. Well, ganun naman talaga guys ang buhay eh. Pero always think of it na pag oras mo talaga at nagtanim ka ng maraming magagandang binhi, magagandang bunga din ang may ibibigay sa'yo. Wala pa akong narinig na yung masamang puno ay namunga ng mabuti. Wala pa akong narinig na ganun. Pero may narinig ako, pag may tinanim kang mabuti, meron kang aanihing mabuti. So ang gusto, kahit may pamanggulo, kung sugal ay unahan sa tuktok ng triangulo, industriyang. O nga, unahan. Unahan sa tuktok ng gumatatsulok, kumbaga, di ba? Parang kanta ni Bamboo. Habang may tatsulok at sila ang nakatuktok, ganun. Pero ang ibig niya sabihin dito, yung talagang sikat lang talaga yung napapansin. Kasi yung iba naman, ay kahit pa kaibigan mo yan, kahit pa kamag-anak mo yan, as long as hindi pa yan sikat, 100%. Hindi mo sila susuportahan kasi gusto ninyo ng proof agad. Gusto ninyong may makita ka na sa kanila bago ka sumuporta, which is not right, di ba? Pinamulatan natin sila paligsahan. Kanino tatapat ang ilaw dito sa gitna? Aral na di kagad pumasok sa ulong may katigasan. Umabot na sa puntong magpalitan ng tingga. Mga aral na hindi pumasok sa ulo. May patama din naman siya sa mga nangyayari, pero at least pahapyaw lang. Pero at least smooth siya. Smooth. Kung hindi mo siya mapapansin, smooth lang talaga siya. Yung sinasabi na ito, halos magkapalitan na ng tingga. Yung barilan na talaga. Emotional, physical, and career attack yung pwedeng mangyari.
pag hindi magkatugma or if we are not in the same page, there's a problem. Okay? May problema kasi hindi mo nababasa kung anong ibig kong sabihin at hindi mo rin nababasa kung ano man ang gusto mong sabihin. Okay? Mga kwentong paangasan, mga ihinagsitaasan. So, mga fried chicken yung pinag-uusapan dito. So, yun din kasi yung problema pag ma-pride kang tao, hindi mo talaga mapapansin na may mali ka na or hindi mo rin talaga mapapansin yung opinion ng ibang tao. So, continue natin. Yari tong lahat sa nila karang kung daanan. Alam mo na di kailangan magbungguan, magbanggaan kung tayo-tayo di na magkikita sa hangganan. Kaya ba? Tama. Hindi na kailangan magbungguan, magkasakitan pa. Kasi kung isa lang din naman ang gusto nyong mangyari sa buhay ninyo, eh yung makilala kayo, makatulong kayo, hindi na kailangan ng ganun. Because what I'm seeing sa nagaganap ding rap game, yun nga, we're not in the same page in each other. Kumbaga, hindi natin maintindihan, hindi natin mabasa, hindi natin maintindihan yung kwento ng isa sa kwento ng isa. Kasi may iba yung pagkakaintindi ng isa sa pagkakaintindi ng isa. Yung ibig kong sabihin talaga, hindi tayo magkakatugma kasi may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. So, continue natin. Ito na yung kay Skastakles. So, sa chorus siya nilagay, which is good. Iba yung boses sa unang verse, iba yung sunod na boses sa chorus, and then iba yung boses sa second verse. So, yun yung pagkakaiba kasi meron ako naririnig na kung ano yung first verse na kumanta, yun din yung second verse. Eh, yun din yung chorus, which is walang climax sa story. Okay? Kasi para sa akin, yung short song talaga, kailangan mong may climax ka dun. Okay? Kasi pag moderate lang yung climax mo, parang walang flavor, wala kang hype na may bibigay. Parang ganun. So, continue. Tayo hindi susunod sa tadhana. Halika na't kumapit ka. Halika na. Tayo di naman na magkakasama sa industriya. Okay, ang ibig niya sabihin dito, kung mga rap artist kayo, kayo-kayo rin din naman ang magkakasama kung ano ang gusto ninyong mangyari sa karir ninyo. Okay? So, that's good. Nang musika, isa lang ang dadaanan. Isa lang ang dadaanan. Isa lang ang dadaanan. He's trying to say na, oo, iba-iba tayo ng pinagdaanan, pero yung daraanan pa ninyo ay isa lang, which is kasikatan din. Okay? Wala pa akong narinig na music artist na ayaw sumikat. Wala pa akong, that's fucked. Okay? That's fucked up. Hindi yan totoo na walang artist na gustong sumikat. No. Ma-recommend or maano man, mabigyan ng spotlight lahat ng mga rap artist gustong makilala. Para naman meron silang tawag ito, meron na silang kahit papano na iambag. Kahit papano lang naman. Kahit yung tipong, alam nyo yung pakiramdam na dahil sa hobby mo or dahil sa goal mo sa buhay, eh, yun na yun na pagkakakitaan mo. Kumbaga, dun mo na bibigyan ng kabuhayan yung pamilya mo, ganun. So, imposible at hindi ako naniniwala, ipokrito para sa akin yung sasabihin na hindi ko naman habol yung fame. Guys, para saan ang pagiging musician mo kung hindi ka sisikat? Remember guys, meron nga tayong kasabihan, singing does not pay the bills. Singing will not give food on your plate, 'di ba? So kailangan mong sumikat, kailangan mong kumayod, kailangan mo talagang makilala para kahit papano, singing can pay all bills. Singing can give you food on their plate. Okay, so continue. Minsan negosyo, minsan ay hilig. May mga bunga ng galit at may dahil sa pag-ibig. Mm-hmm. Oo, correct. May mga gumagawa ng kanta dahil galit at doon nila na-express yung sarili nila. Meron din mga gumagawa ng kanta dahil masaya sila at in love sila. Wherein, hindi ka talaga makakagawa ng isang kanta kung wala kang emosyon. Hindi ka naman siguro alien na wala kang puso. Nagagawa ka lang ng basta-basta ng kanta na walang pakiramdam. Ano ka? Multo?
So, maraming nagsisitsitan, sa daming nagsisiksikan, sa pila nagsisingitan, sa pwesto naghikis-kisan, kampo-kampo, bukod-bukod, lahat may saksak sa likod. Bukod-bukod, lahat may saksak sa likod. So, ibig sabihin nito, kahit pa sa pamilya, kahit pa sa grupo, may mga backstabber talaga. Hindi naman sa sinasabi na tinatrydor mo. Siguro meron lang silang path na nakita na mas madali para sabihin natin meron silang shortcut na alam. Pero ayaw lang nilang ipaalam sa'yo kasi nagiging greedy sila. Gusto nilang sila yung sumikat. May mga ganun din naman sa grupo. Kahit nga sa pamilya, hindi natin maiwasan yung ganun na may nag-iinggitan, may nagsisiraan, ganun. So, wala tayong magagawa dun. May ganun talaga sa pamilya. So, continue. Para bang obligadong maging taga-sunod? Lahat may pang-ambag, lahat puro gigil, kada may dalawa. Totoo, lahat puro gigil, may gustong iambag, lahat naman talaga. Well, lahat naman talaga ng mga musician ay merong lugar sa industriya. Pero sa sobrang dami nga, kailangan talagang salain kung sino yung matira, siya yung matibay. So, continue. Dagdag, merong naniningin, nakikiuso ng pagbago, laos na pag naluma, mababaw ang sumikat, pag malalim di makuha. Okay, punta tayo sa graphics nyo. Ang ganda! Nung alam yung pagsumikat, andun si Skastak, tapos sakto yung ano ng kamay niya, yung ganun. Diba? Sakto eh. I like it. I really like it. Kuya, kung sino ka man na kumuha ng ano music video na to, I really, really like it. As in, kahit bitin man yung location, hindi man ganun maraming location yung pinuntahan nyo, pero as in, sakto-sakto, saktong-sakto. Sa sikat ng araw, sa lighting, kung anong gusto mong ipadama sa mga nanunood ng music video mo. As in, kuya, sana maging kagaya mo ako. Gusto ko talagang gumawa ng music video. Yung mga ganitong klase na kahit konti lang yung mga angulo mo, yung konti lang yung mga spaces mo, pero kaya mong paglaruan sa edit. Ang saya nun, promise. Nakamulat ang pasa-pasa, dekada ng sistema sa industriya at sa kultura, sama-sama sa isang tulay habang naglalaglagan. Grabe, as in, I love it yung transition niya sa dilim, then lumiwanag, ganun. May kwento talagang binibigay sa inyo yung kanta at saka may kwento din talaga yung pagkakuha ng video niya. So, clap clap to you, kuya. Payapaan ng sinisigaw habang nagbabanggaan tayo di na magbabago. Ligas sumama ka, buksan ang isip na sarado sa pagkakaisa. Doon siya sa nirehab na tulay sa may Manila, yung parang Paris na talagang tingnan. Well, obvious naman, di ba? Sa kanta pa lang eh, isang tulay. Tapos yung mga structure na naluma, and then revivant, and then recreating something with the new people. Ang ganda eh. Ang ganda ng pagkakagawa all in all. Okay? All in all. Wala akong masabi pero nagagandahan ako. Punto per punto ang pagkakagawa ng music video niya. May sense. Kasi may mga gumagawa talaga ng mga music video as in nonsense talaga. So, continue. Bakit ba tayo? Oh, ang ganda ng pagkakuha sa ilaw. Promise. As in, na-amaze ako. As in, ang init. Siguro masasabi ko, ang init ng pagkakakuha dito. Hindi susunod sa tadhana. Halikan at kumapit ka. Halikan na. Tayo di naman ang magkakasama sa industriya ng musika. Isa lang ang dadaanan, isa lang ang dadaanan nating tulay. Tahan tayo paakyat hanggang sa umangat, hanggang ang ating musika ay tangkilikin ng lahat. Hanggang ang musika natin ay tangkilikin ng lahat. So, ang ibig pinaparating dito ni Mike Kosa, na there are so much differences in the music industry. Hindi lahat tumatangkilik sa musikang Pinoy dahil nga we are colonized by American, Japanese, and Spanish. And ngayon, we are being colonized with Korean na rin. Mga cellphone na mga pamangkin nyo, imposible wala silang kilalang Korean band. Girl branding o boy branding, mga ganun sa Korea. So, what I'm trying to say is that millennials nowadays are looking for music that is not
being built in their own country. They are looking outside the country. So, which is not good. So, mas nakakapagsalita pa sila ng English kaysa sa purong Tagalog. Which is not good. Kasi Pilipino ka, tapos hindi ka makapagsalita ng maayos na Tagalog. Parang, alam mo na, parang ang weird. Pilipino ka, pero hirap kang mag-Tagalog. Pero pag mag-English ka, fluent na fluent. Parang, mahalin mo muna yung wika mo bago ka magmahal ng iba. Aray, humugot si ate. So, continue. Akayin ng mga luma, gabayan ng mga bago, bawas na. Correct. Akayin yung mga luma, gabayan ng mga bago. Sino ba naman ang nag-guide sa mga bata kung hindi matatanda? Parang mas naiintindihan na ng mga bata ngayon. Ah, ganito pala yung ginawa dati sa kanila, yung disiplina na ngayon. Ay magkaiba sa disiplina noon. Bawat kilos dapat laging positibo. Yes, correct. Bawat kilos dapat positibo ka. Kung may negative man sa mundong ito, dapat yung mga lumalabas lang sa katawan mo. Sa puwet. Kumbaga. Isyo, tiyaga at hirap pagsusumika. Ang mangarap ang habang sa katuparan ng pangarap. Alam ko na alam nyo rin na kaya natin tong gawin. Sa ngalan ng kultura, sama-sama natin tawirin. Kaya bakit pa tayo hindi susunod sa tadhana? Halikan at kumapit ka. Tayo di naman ang magkakasama sa industriya ng musika. Isa lang ang dadaanan, isa lang ang dadaanan nating tulay. Kaya bakit pa tayo hindi susunod sa tadhana? Halikan at kumapit ka. Tayo di naman ang magkakasama sa industriya ng musika. Isa lang ang dadaanan, isa lang ang dadaanan nating tulay. Okay guys, I hope you like my reaction video. At kung nagustuhan ninyo ang reaction video na to, you can thumbs up. Kung hindi naman, you can thumbs down. Kung hindi pa rin, pwedeng-pwede kang lumayas dito sa channel ko. Again, this is Orange Bag, and bye!